Hola amigos. Konnichiwa. Kumusta kayong lahat, mga kaibigan? Ito ang bago kong ituturo sa inyo. Tayo muna tayo sa ibang gawain at tuturo ko naman kung paano natin gagawin ang window type na ito. Ito ay couple na inverter at alamin natin kung ito ba ay clog or leak in system. Ito ay inverter unit at ang refrigerant nito ay R32. So titignan natin, alamin natin kung ano ang possible na problema nito at kung ano yung finals natin na gagawin sa huli. So ito ay medyo bago pa at kailangan nating makita at alamin kaagad kung ano ang problema nito, dahil sayang naman, ano, mahal din ang inverter unit, mga kaibigan. So ito yung kanyang control panel, ayan. Ayan yung kanyang mga push button switch, at yan na po. Alamin natin kung ano ang ating gagawin. So yan, mga kaibigan, naka-on na siya. At yan, malakas na nga yung kanyang hangin, full blast yan. Yan ay nasa setting number 3 or cool setting number 3. At makikita natin, makikita nyo sa screen, nagyayelo na yung dalawang tube na yan. Yan ay galing sa capillary tube. Ano, mapunta dyan sa evaporator. And then, syempre, sa umpisa, talagang walang lamig yan. Pero, ibig sabihin, pag hindi natunaw yung yelong yan, talagang hindi lalamig yung evaporator na yan. So, wala talagang lamig. Okay. At saka, itong compressor niya, medyo mataas yung kanyang sounds o yung kanyang tone, dahil nasa high cool setting siya. And itong amperahin natin o ampere natin ay naglalaro lang siya. Medyo hindi natin na ipakita, pero yan ay nasa 3 or 3.2 something lang. Dapat yan ay mga nasa 5 or 5.5 ampere para kumpleto yung kanyang lamig, ano? Yan. So hindi ganun dahil nga may problema siya. Yan. So malaman natin mamaya kung ano yung problema talaga niya. At ito naman yung kanyang mga diagram o block diagram, ano? Wiring diagram niya, kung ano ang gagawin pagka inalis mo yung controls. Itong LCD niya o itong control panel niya, ay yung LCD niya medyo malabo, mahina yung lights ng kanyang LCD. At itong inverter na ito, super inverter couple ito, couple. So okay, tignan natin yung next. Yung next nito makikita natin, ito yung indication niya na ito ay risk of fire. Kasi bakit? Dahil ang kanyang refrigerant ay R32. So, umaapo yan, yung R32. Pero, hindi naman ganun kalakas, ano. At ginawa ko dito, niliha ko siya ng kanyang access valve. Kasi papalitan natin iyan ng ibang access valve. Yung access valve na yan ay yung original na nilagay ng couple. So, pag nilagyan natin ng bagong access valve, ayan, yan naman ay yung pinaka pressure area niya, no, condenser unit. Meron din siyang caution, so may access valve din siya. At mamaya o sa after nating magawa yan o bago natin salinan ng preon, aalisin na natin yung access valve na yan. Ito naman, nakita nyo yung ilalagay natin yan, yan ang piercing valve. Dito tayo maglalagay ng piercing valve kasi maliit lang yung piercing valve natin, hindi pwede sa evaporator, kaya sa high side tayo maglalagay dito sa 3-port o 3-8 na copper tubes. Ayan, nakalagay na siya, no, mga kaibigan. At nilagyan na rin natin ng hose. So yung hose na yan ay diretso dito sa pressure gauge, hindi sa compound as a pressure, kasi nasa high side tayo sa condenser ng window type aircon. Ayan. So
So malalaman natin kung anong pressure na makikita natin dyan pagka binutas na natin gamit ang piercing bulb na yan. Ang piercing bulb na nabibili ko, mahinang klase, madaling masira yung thread, lalo na pagka yung kanyang copper tubes ay medyo malaki, umibigay yung kanyang thread. So ayan, zero pa. So malaman natin mamaya kung ano ang pressure. Okay, so ayan yung pressure, ano, dapat sana nasa 200 to 300 PSI yan, pero nasa 125 pababa. Yan ay compound pressure gauge, hindi compound gauge. So, nasa likod tayo. Yan, binutas na natin para malaman natin yung gauge, yung kanyang pressure sa gauge. And, medyo may singaw yung pagkakagawa ko dahil mahina na nga yung thread ng aking piercing bulb. Ano. Pero mamaya malaman natin kung ano ang kailangan natin gawin dun sa mga butas. Kasi parang komplikado ang leak ng papel na ito. Alamin natin pati kung saan. Ayan. Inalis na natin yung old access valve niya, no? Pinutol na natin. Yan ay niliha ko na. Bakit natin nililiha? Kasi pag hindi natin nililiha, hindi kakabit o hindi didikit yung ating silver rod. Ayan. Ito yung old na mga access valve, ano, na nilagay ng kapel. At ito yung ilalagay natin na access valve. Ito ay one port na access valve na bibili ito sa ating mga supplier. Ayan. Ang access valve na ito ay importante kapag tayo magsasali ng freon. At pansinin natin, inaalis natin tong bulb na ito gamit yung kanyang cap. Yan. Kasi pag hindi mo inalis yan at hininang mo, mga kaibigan, syempre, masusunog yung kanyang gasket. So pag masunog yung gasket, sisingaw yung freon, o kaya yung pag binacuum natin yan, sisingaw. Yung papasok yung hangin sa loob pag binacuum natin. So kailangan nating alisin yung bulb na iyan. So importante na huwag niyong makalimutan. Ayan. So inalis na natin. So i-hide muna natin yun. O itatabi natin para huwag mawala kasama yung kanyang cap. So itong ating access bulb na ito ay medyo mahaba. So usually, pagka mahaba ang ating access bulb, kailangan natin siyang putulin kasi mahaba nga siya. Gagamitin natin itong tube cutter, itong maliit na tube cutter. Kasi pagka hininang nyo yan dyan, hindi ang haba nyan, magagalaw-galaw yan. Tsaka mess, diba? So kailangan natin na yan ay putulin doon sa tamang sukat na kailangan lang natin. So itong ginawa ko ay nasa at kalahati o 1 1/4 inch, ano, na pagputol gamit itong swaging tools. Anong sukat nito? 1/4 na swaging tools. Siyempre, ano mo i-switch yan kung wala kang flaring tools? So gagamit tayo ng flaring tools. Ay, yung flaring tools na yan, may iba't ibang sukat tulad ng ang mga gamit ng mga aircon technician. Yan ay isa sa pinaka number one na kailangan ng mga technician, yung flaring at saka swaging tools. So ilagay natin sa 1/4, higpitan natin yung lock niya. Yan. Para mas mahigpit, gamitin natin ay yung panghigpit tulad ng ayan. Pwede natin gamitin yung panghigpit yung swaging tools. Yan. Huwag kamay lang kasi bababa yung pagpinukpok mo. So yan, napapaluin natin siya ng martilyo. Dahan-dahan lang kasi yung access valve ay manipis lang ang copper tubes. So pagka pinukpok mo yan ng malakas, titiklop yan, mapipipi yan. So kailangan dahan-dahan lang para mild lang yung kanyang pagbuka ng kanyang copper tubes.
So, hindi mo mahalis yan. Kailangan natin pukukin ng bahagya sa side. Ayan. Pag pinukpok, ayan, tanggal na. So, luluwagan na ulit natin. Ayan, para matanggal natin yung access valve dyan sa flaring tools. So, ayan na. Okay. Medyo may mga ilang tama, pero okay lang yan. Ayan. Dahan-dahan naman natin pinabuka yung kanyang butas. Eh. So, ayan na. Pwede na natin siyang gamitin. At ilagay natin dito sa 1/4 din na tube para makapag-gawa tayo ng maayos dahil meron na tayong access valve. So, importante yan mga kaibigan na meron kayong access valve lagi. Ayan. Okay. Anong next natin ay ito na. Kailangan natin gumamit ng MAP gas. Siyempre, para mahinang natin yung copper, yung access valve, gamit ang ating silver rod. Ayan, yan ang silver rod. Ano? Pwede natin siyang hinangin para makita natin ang best result. No, pwede natin i-video. I-video natin siya. Siyempre, nilagay natin na yun. Yun ay galvanize. Bakit kailangan natin lagyan ng galvanize? Kasi pag nakalimutan natin, masusunog yung mga ilang parts. Lalo na yung plastic. Ano? Susunog yan kapag ka nakalimutan natin. So, yung basahan na nilagay naman natin, yung rag na yan, ay basa din. Para hindi masunog yung mga plastic. So, yung may hose dyan eh. Masusunog eh. Yan. So, hihinangin natin yan. Makikita ninyo, mamaya okay na yan. So, ililik din natin yan, leak test natin kung may leak. Mamaya kapag nahinang na natin lahat ng kailangan nating hinangin gamit ang MAP gas. So, yan na. Alright. Okay. Pati na start. At yan. Okay, bola. Okay. Nahinang na natin. At huwag nyong hahawakan. Baka makalimutan nyo. Super init yan. Mapapaso ang mga daliri nyo. So, kailangan natin ng rag na basa. So, huwag nyong pipigain. O huwag nyong masyadong pigain para yung kanyang heat ay mawala kapag maraming tubig. So, basta inyo, kung kailangan nyo ng isunod yung next na step, so basta inyo lang yung basahan at dampyan. Ito naman ay yung nasa condenser unit o nasa high side na copper tubes yung kaninang binutas natin. Ayan, pinalitan natin, papalitan natin ng tube kasi ang importante na yung tube ay walang ano sa loob. Walang butas na tulad ng nakita natin kanina. So, pinalitan natin. Ayan, nakahinang na siya. At yung hinang natin na iyan ay kailangan ay napapaligiran. Kung minsan, yung iba pag naghihinang, konti lang. So, pagka ganun, mabilis magkaroon ng leak. So, kailangan lang natin na kapalan yung ating hinang. Ano? So, pag kinapalan yung hinang natin, mas okay. So, yan na. Anong gagawin natin? Kasunod, siyempre lalagyan natin ng pressure. So, gamit yung ating vacuum pump na compressor lang. Ayan. Lalagyan natin ng hangin o pressure na 150 PSI. Ayan. Sa inyo, kung gusto nyo 200 or 150, it's up to you. Basta ako, ang nilalagay ko ay 200 PSI para mas malakas yung pressure, mas mahahanap natin kung nasaan yung leak niya. So, gamit yung ating pressure gauge, 200 ang nilagay natin mga kaibigan. 200. Alright. After ko na malagay ng pressure, nakita ko bumababa yung kanyang gauge. So, unti-unti. So, matagal, mga 30 minutes kong chinek o 30 minutes kong inobserve ay bumababa. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung hangin at yan, dinismantle ko yung kanyang evaporator.
So diyan natin, usually kasi pagka unleak ng split or window type, ang mga leak lagi nasa evaporator. So yung procedure naman na gagawin natin, ililigtas natin to gamit ang pressure and water. Yan, nilagyan na natin ng hinang, yung dulo muna nilagyan natin ng hinang, at itong lagyan din natin accessible para malagyan natin ng pressure. Ano? So yung pressure na ilalagay natin, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina mga kaibigan, ay 150 to 200 PSI. So importante na mataas yung ating pressure para makita natin yung leak. So yan na. Okay. Nilagyan na natin ng pressure at na 200 PSI. Ano ba yung next natin na gagawin? Siyempre hindi tayo magstay sa o hindi tayo mag-stall sa ganitong pag-testing na tititigan natin yung kanyang gauge. Nagawa tayo ng paraan. Dahil nakadismantle yan, hindi tayo magbabubble testing, kundi ilulubog natin siya sa langgana na kasya ang evaporator. Ayan, 200, diba? 200 PSI. So, kahit pa bumaba yan, okay lang. Basta makita natin yung leak kapag napuno itong langgana natin, nalagyan natin ang tubig na marami. At yan, kung mapapansin nyo, may mga bula, mga bubbles na maliliit. Pag inangat natin yan, makikita natin dyan, ayan, merong tatlong bubbles. Yun yung mga micro leaks, and itong isang bubbles na yan na marami, nasa ilalim, mga medyo malaki na yung butas nyan. So, kailangan na natin yung get rid out. Okay. So, hindi lang yan ang mga leak nyan. May mga leak yan, lalo na mga curb na ganyan, dyan nag-umpisa yung mga leak. Minsan, iniisip natin, wala naman leak, pero may mga langis, ano? Pero, pag hindi nyo hinanap, talagang mahihirapan kayo. Dahil, pag hindi nyo yan nakita, babalik ang micro leak. At tayo ay mababackchub. So, hindi lang yun ang leak yan. Ito pa sa bandang itaas. Yan yung kailangan nating palitan. No? Kailangan nating gawa ng paraan. So, anong naiisip nyo mga kaibigan? Anong gagawin nyo? Hihinangin nyo ba yan? Yung ganyang sitwasyon? Kapag hininang natin yan, madadama yung ibang mga copper tubes. Kasi magkakadikit yan. Pag nainitan yung copper tubes na yon, lalo na yung iba may mga corrosion na rin, ay sigurado yan. Ito, hindi naman ito leak mga kaibigan. Yan ay kalulubog lang kasi kaya merong bubbles na yan. Okay, ano tong nakikita natin mga kaibigan? Yan yung mga may leak. Ano sa palagay nyong gagawin natin? Ibabalik ba natin yan? Eh, naputol na natin. Ito ang ginawa ko mga kaibigan. Na natin yan ibinalik, kundi pinalitan natin. Medyo madugong trabaho itong ginagawa na to, yung paggawa nito, kasi yung U na tube na yan, gamit ang 1/4 copper tube, sa improvise lang. Medyo may mga tama pa rin siya, no? Pero nagawa natin. Ilang beses ko nang ginagawa yan, wala namang naging problema. Pero gamit ang mga tools, tulad ng swaging tools, playering tools, ayan, nakagawa tayo ng letter U. Yung letter U. So, hininang, tinanggal ko at hininang. Ayan, ilan tong gagawin ko? Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi apat. Kasi yung iba na daanan nasa ilalim. So, gamit ito, yan, puputulin natin yan. Pag pinutol natin yan, yung 1/4 na yan, kasyang-kasya yan dyan sa copper tubes na yan, ano? 516 yung size niyan. Gamit itong mga gunting na to, mapuputol natin yan, pati yung aluminum na to, ano, yung sa evaporator. So, gagawa natin ng para, medyo kailangan natin magtyaga sa ating ginagawang procedure, kasi kung hindi, hindi natin ito maayos. Kung hihinangin lang natin yung mga leak na yun, naku, babalik yan, mababackchub kayo. So, ito naman ay back. Ito naman ang front. Yan ang front ng evaporator, yung nasa likod ay back, so hindi naman yun pangitignan. Pero wala naman epekto yan kung medyo na pipi o napisa yung mga aluminum, ano, wala namang case yun.
Okay, eto na mga kaibigan, naputol ko na ang copper tubes yung nasa ilalim at nasa ibabaw. Yan, papalitan natin yan ng improvised na copper tubes na ginawa kong letter U. Ayan. Yung 1/4 na yan, kasya yan doon dahil 516 yung size ng copper tubes ng evaporator. Katulad ng ginawa ko dito sa kabila, hininang ko din siya. And apat yan na copper tubes na letter U na ginawa ko. Kailangan talaga magtiyaga. Kasi pwede naman tayong bumili ng bago, pero syempre baka mamahalan yung may-ari, so gawan muna natin ang paraan kung kaya natin. So medyo madugong pagtatrabaho ito mga kaibigan. So ang tanong, paano natin ibubuka yung napiping copper tubes? Gagamitin natin ang long nose dahil malambot naman iyan. Pipisain natin at pag napisaan natin ng bahagya, magkakaroon na ng butas yan. Makikita na natin yung pinakabutas niya. Gagamitan natin ng matulis na bagay. Anong maaaring matulis na bagay kung anong meron kayo? Sa akin, meron ako dito itong panghasa. Ayan, matulis yan. So, napalaki ko siya. Papalaki ko na yan. Ayan. So, habang lumalaki yung butas, may papasok pa ako dyan para maging bilog naman yung butas. Dahil malambot nga ang copper tubes na iyan, gagamitan ko naman ng screwdriver, Phillips screw long screwdriver. Kasyang-kasya yan sa loob. Yan, dahil ang Phillips screwdriver na to is 1/4 din ang laki. So ito 516 yung copper tubes na nakalagay dyan sa evaporator. Pag pinagkasya mo dyan, pasok yan talaga. Yan. So lalaki na yung butas at magiging bilog pa siya. Kahit ito doon yan, kakasya yan hanggang sa dulo. So tignan natin, ayan na nga po mga kaibigan, yan po, bilog na yung butas niya at pwede na nating ilagay yung ginawa kong copper tubes na U. May papasok na natin yan, so yung magsisilbing connecting copper tubes sa kabilang side, yan, bandang ibaba yan. At yung iba naman ay doon naman sa itaas, o yung isa ay sa itaas naman. Okay. Kaya ito na mga kaibigan, hininang na natin yung mga 1/4 copper tubes, yung connection, at gumamit tayo ng maliit na galvanize. Ang kanyang purpose ay para hindi mainitan yung mga ibang copper tubes na pa-curve. Yan, kasi pag nainitan yun, magkukost yun ng possible na leak na naman. So, dapat maingatan yun. So, yan, bali apat na copper tubes, apat na U copper tubes ang ginawa ko para maalis na yung mga leaks na papalitan ng bago. Importante kasi na maging sure yung ating mga gawa. Yan. Para hindi tayo mabackjab, kasi kung hihinangin lang natin yung copper tubes na may leak na pa letter U, ay maraming beses ko nang ginawa yan pero talagang nababackjab ako. Kaya naisipan ko na gumawa na lang ng improvise at mas effective itong bagay na ito. So ano na ang next nating gagawin mga kaibigan? Ayan, ang next nating gagawin ay ilubog muli ang copper, ang evaporator, lagyan natin ng pressure na 200 psi, ilubog natin at iahon. So makikita natin dyan, wala na siyang mga bubbles, yung maraming bubbles na maliliit. So lahat dyan ay free na siya sa leak. Ayan, wala na kayong nakikitang bubbles dyan sa mga copper tubes niya na continuous yung paglabas niya, no? Wala na. Yan. So sa pagtesting na yan, 100% na ako na wala na siyang leak. So yan ang gagawin natin kapag tayo ay may problema sa mga micro leaks. Kailangan talaga nating magsakripisyong alisin yung mga evaporator condenser sa mga split type, ganun din. Ilulubog na natin yan sa mga sa planggana. Kasi sa maliit na mahabang
imbakan ng tubig. Yan. Para makita natin talaga na may leak siya. Kasi talagang problema natin ang mga leaks kapag tayo ay nagre-process ng ating ng mga air condition. Window type or split type. Yan. Okay, so yan ay isang pamamaraan para magawa natin ng tama ang reprocessing system. Medyo mahirap, pero tandaan natin na yung paghihirap ay may kapalit na tagumpay. Okay, so eto na siya. Ayan, medyo may kunting ano siya, no? Parang inoperahan natin, ano? Pero okay yan. So yan ay pinakalikod mismo ng evaporator. Yan, likod siya ng evaporator. Yan, kaya hindi naman siya makikita. At ito namang harap. Yan ang harap. So yung maliit na part yun na natupi dahil sa ating ginawang improvise na copper tubes ay hindi naman magiging paraan para magbago yung kanyang cooling ng ating evaporator, yung kanyang moisture, ano. So yung next natin, ano ang next natin gagawin? Yan, ikakabit na natin uli yan sa ating unit. At yan na po, kipinali ko na and then hininang ko na ulit. At ang next step naman dyan ay leak testing. Pero merong pa tayong gagawing isang bagay sa condenser. Magpapalit tayo o alisin natin yung access valve dun sa condenser para sure na wala na tayong leak. Kaya ito yung kasunod nating gagawin, kasama rin leak testing at vacuum. Okay. So sa ngayon, ito na ang next procedure natin. Nilagyan natin siya ng pressure na 200 PSI. At itong pressure nito ay matagal na yan. 7 hours na chinek ko yan o nilagyan ko ng pressure at hindi na siya bumababa. 200 sakto. Katulad nung unang-una na after 30 minutes bumaba siya ng bahagya. Ibig sabihin may leak yun. Sa ngayon, wala na siyang leak. And then, yan na yung ginawa natin. Tulad ng nakita nyo sa mga naunang video. Tinanggal natin yung part na may leak at pinalitan natin ng copper tubes na 1-port. At yun na improvised na letter U ang design. So mahalagang gawin natin yun. And then ito na yung electronics niya na nakalagay sa slot. Ayan. Yan yung control board na nasa loob. Ayan. And ito yung socket niya. Ayan. So syempre chinek ko rin yun dahil inalis ko yung evaporator at ibinalik ko rin. And then ito na yung socket niya. Itong socket nito ay sa katlaunan ay nagkakaroon ng loose, pero medyo bago pa naman itong unit na ito, kaya okay lang. So tandaan nyo, ito ay maglulus siya after 1 to 2 years. So yan na po mga kaibigan. Ayan. So may detestingin na natin ito at ano na yung kasunod nating gagawin. Ayan. Vacuum. Nagba-vacuuming na tayo ngayon. Yan. Siyempre, ang pagba-vacuum ay pa-reverse. From 0 to negative 30. Yan. Dapat yan ay maalis natin yung buong hangin sa loob ng copper tubings para hindi siya masama sa refrigerant dahil yan ay pressure din. So, hindi natin makukuha yung exact PSI niya kung may hangin sa loob ng copper tubes. So kailangan natin iyan i-flush gamit ang vacuum pump. Ilang minuto? 15 to 30 minutes vacuum natin, ano, pagpa-vacuum natin. So importante yan mga kaibigan, kung wala kayong vacuum pump, hindi magiging maayos or successful ang inyong pagre-reprocess. So pinakamabuti ang may vacuum pump tayo, kahit improvise lang na compressor ng rev tulad ng sa akin.
sa paraang ito, meron ka ng vacuum and pressure. Okay, nilagyan na natin ng refrigerant 100 to 150 PSI. Bakit natin kailangan lagyan? Kasi importante yan para hindi mag-trip ang compressor or wag ma-shock ang compressor kapag in-start natin. So napakahalaga na lagyan natin ito ng refrigerant muna bago start na 100 to 150 PSI, mga kaibigan. And then ito na, ni-start na natin ang unit at nagyayelo siya. Normal yan, mga kaibigan, magyayelo siya kapag yan ay nasa 50-60 PSI. As long as tayo ay nag-charge ng refrigerant, yan ay mawawala. Yan, hanggang sa umabot ang 100 PSI, yan ay mawawala. At yan, tumaas na yung ating ampere, nalagpas na yan sa 3. Dati 3 lang eh, ngayon nasa 4 or mamaya tataas pa yan. Magno-normal na yan, mga kaibigan. Yan, okay. Alright, tignan natin kung meron pang yelo. Yan, wala na siyang yelo dahil na-reach na niya ang 100 PSI hanggang 120 PSI or above or 125 PSI. Yan. So, normal na yung circulation ng kanyang refrigerant. Yan, nakikita niyo ba kung gaano karami, kung gaano nakataas yung kanyang pressure? So, yung kanyang amperahe ay nasa 5.8 or 5.9 ampere. Yan ay nasa setting number 3. High cool setting. So, yan ay normal na. At habang tumatakbo yan, tataas pa yung amperahe niyan ng bahagya. At tataas pa yung kanyang pressure. So, normal na yan. Gagawin na lang natin kapag nakumpleto, na-observahan na lang natin, medyo magpahinga lang tayo ng konti kung tataas pa yan at kung bababa. Pero ang mahalaga ay wala nang leak at syempre wala rin clog. Yan, importante yan, mga kaibigan, kasi kung may clog yan, mag-abnormal pa rin ang kanyang circulation ng refrigerant. So dito yung hot side niya. Ayan, mainit ang hangin dito sa condenser coil. Ayan. So, talagang mainit yan. Then, dito naman sa kabila ay malamig din. Kasi ito yung evaporator natin. Ayan. So, okay na yung kanyang circulation ng refrigerant. At matutuwa na ang may-ari ng ating unit na ito. So, obserbahan lang natin ito, mga kaibigan. Ano? Huwag nating basta i-off yan, sasara na kaagad. Kailangan natin obserbahan ng matagal, as long as nasa 1 hour pataas. Yan. So ito yung kanyang control panel, yung kanyang mga push button. Ayan, nakita nyo ba? Nasa 17 yung kanyang temperature, ano? And yung kanyang ampere reading is nasa 5.10 or 6 na ang kanyang reading. So, normal na normal na. Observe pa natin para huwag tayong mabackjump. Okay, 17. Low cool. Nasa low cool naman tayo. 17 na kanyang temperature. Ayan. Yan yung mga push button niya. Swing, timer, fan speed, mode, timer. Sama natin yung power on. So importante lang, mga kaibigan, kung may remote tayo, itago natin yung remote para wag mawala, ano. Okay, pinatay na natin and then wala siyang leak. Para makita natin kung may leak yung kanya access valve, lagyan natin ng bubbles. So yung bubbles na yan, importante na mahigpit yung kanyang valve para yung bubbles niya ay hindi mawala. Pagka nawala, ibig sabihin may konting liswig, pitap pa natin ng konti. So, importante sa pangbagay na kailangan nating tandaan, mga kaibigan, oo, yung lock nitong access valve na to, yan yung original lock niya, mga kaibigan. So, ako ang ginagamit ko itong flare cap
So itong flare cap kasi tight talaga siya. So tanda natin itong flare cap, pagka nilock mo siya, ilagay mo siya, dapat hindi lalapat dun sa octagon. Yung octagon na yan, yung may mga dyan inilalagay mismo yung ano, yung tawag dito, open wrench. Ayan, dyan inilalagay. Pagka umabot siya dun sa octagon na yan, ibig sabihin, hindi mahihigpitan. So dapat yan, medyo bitin. Para pag hinigpitan mo yun, talagang tight na tight. Gagamitan natin iyan ng open wrench. Yung octagon na yan. Yan. Yan yung pangontra. Yan. And then, yung adjustable wrench naman na gagamitin natin sa ibabaw. So, magka reverse and forward dyan. Ano, ingatan nyo lang dahil pagka hinigpitan iyan, posible na mabaliko yung access valve. At pag magka nabaliko yan, sigurado back to zero kayo sa pag-recharge ng fan dahil mag-leak yan. Ingatan nyo lang yun, mga kaibigan. So, ito ang ating procedure for reprocessing system sa worst micro leak ng window type unit. Thanks for watching.